Anong katotoo na si Carlos ang nag-request noon para hindi sila magkita ng family? Ano bang feeling ni Diwata? Pupunta doon yung pagkasuplada niya na pinupunta doon ng mga tao? How you wish, Kong, na sana nung hindi pa kayo nag-meet ni Lucy, meron ka na. Kong naman! Nag-inventaryo din ako. Baka may naiwan ako. Oh. Baka may naanak ka. Huwag ka nga ganyan. Baka wala. May lumabas. Meron po ba kayong finger foods? Wala kami finger foods. Anong pala mo dito? Restaurant? Pero meron ako niyan. Mani. Meron ako. Sandal. Masakto po. Okay na po yan. Meron din po kayong bawang? Bawang? Ano yung bawang? Hello mga kapi! Dito po ang inyong mga lingkod. Dito po si Bumalon! Pasin ko ka, Jess! Pasin naman po si Papa o si Papa. Ang lagi inyong inihihisap. Chika mo na! Dali! Ako, nakakaloka, no? Hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng ating two-time gold medalist si Carlos Yudo. Yes! Oh, siyempre, pinag-uusapan din si Jex. Siya naman ang two-time. Anong two-time? Nakikipan? Dali! Hindi. Alam mo, no? Sari-sari yung opinion ng mga tao, no? Yung iba, nakakatuwa yung iba na ang sinasabi nila, huwag na raw makikialam sa problema ng pamilya. Ang mga netizen. Kasi problema ng pamilya yun. Ano? Yeah. Katulad, kunwari, ng pagdikit or yung pagtabi ni Chloe na kanyang girlfriend dito kay Carlos Yulo. No? Na yung iba naiirita, yung iba naman naiintindihan. No? Dahil sabi nga nila, siguro kung wala si Chloe, baka hindi nanalo yan. Siyempre, nagkaroon ng inspirasyon si Carlos Yulo, kaya naman na bumongga ang laban niya, di ba? And we cannot argue with success, Ikang. Yes. Oo, di ba na, kahit pa sabihin nyo maldita, bad influence, nag-uwi ng, dalawang gold. Di ba? Si Carlos Yulo, habang andun si Chloe. Samantalang iba, lalo yung mga typical na pamilya, mga payak, yung mga naniniwala na dapat buo ang pamilya. Iba rin naman ang opinion nila. Sana ay si Carlos ay hindi kinalilimutan ang kanyang pinagmulan, ang dating paghihirap nila ng kanyang mga magulang para ma-achieve niya yan, mga ganyan. Tapos baliwala rin na rin sana yung kung gumastos man ang nanay. At meron naman din rason na, hindi naman pala isinugal ng nanay, hindi naman pala iniinom ng alak, hindi naman pala iniatik nung nanay yung mga kinita ni Carlos, kundi na ipatayo ng inyong bahay. No? Mm-hmm. Kaya nga lang, ang point dito nung isa ay hindi ka nagpaalam sa akin, sa pera ko. Nagagalawin mo pala, ganyan. Anyway, di ba, sari-sari, aminin niya yan. Kayo rin, naguguluhan din kayo rin nakikisaw-saw na din, hindi ba? Ito nga, di ba, nung yung pagsalubong sa airport. Doon nga, nanay, ano masasabi mo doon? Na hindi na pinapunta yung family, pati yung lolo ni Carlos Yulo, doon sa arrival nila. Sabi kasi na yung lolo, sabi daw nung tatay ni Carlos Yulo, may nag-text daw sa kanila na huwag na silang sumalubong. Hindi naman alam ng lolo kung yung organizers ba, o yung si Carlos Yulo mismo ang nagsabing huwag sumalubong. Kasi di ba nakikita natin nung live telecast na parang ang mga families ng mga atleta na andun sinasalubong yung mga magigiting nating athletes. Tapos parang walang family na present para kay Carlos Yulo. Eh baka naman request ni Carlos Yulo na huwag nang papuntahin yung mga pamilya niya doon. Huwag nang sumalubong. Baka malipat pa kasi sa kanila yung attention ng tao at saka ng mga media, di ba? Or... Hindi pa kasi ako tapos eh. Baka naman request ni Chloe. Kasi baka pag-piestahan lang sila. Grabe ka naman, Jex. Ay kung hindi yun ang dahilan, bakit hindi nakita ang pamilya niya doon sa pagsalubong niya sa airport? Alam mo, sa isang typical na Pilipino na nananalo mula sa ibang bansa, talaga namang nakikita natin pagdating dito ng ating gold medalist, makikita yung pamilya. Dito, hindi nga. Oo. Yun nga, napag-alaman natin na yung pamilya ni Carlos Yulo ay hindi na pahintulutan o hindi pinahintulutan na makapunta doon sa pagsalubong kay Carlos. At tanong na rin natin dito kung gaano katotoo na si Carlos ang nag-request, no?
para hindi sila magkita ng family. Siguro, kung totoo man itong nasagap natin, ano, baka kay Carlos parang hindi pa siya handa ang kalooban niya at kailangan pa namin mag-uusap at hindi dapat dinadaan sa pagsalubong at okay na lahat ng kapang para ipakita sa mga tao na we're okay now. Diba? Siguro kay Carlos ganun na hindi niya... Atim, makipagplastikan. Tapos na agad ako. Nag-explain pa si nanay yun nga. So, kaya naman sa isang nadukot nating post ay parang sinasabi ni Daddy Yulo na parang durog na durog ang puso niya. Upon learning na ganun nga ang sitwasyon. At may request nga na hindi sila makapunta doon. Kung totoo man to, Carlos, or kung hindi man ito totoo, mas magandang si Carlos na may sumaglilinaw nito. Kasi mahirap din naman mabuskahan si Carlos, hindi ba? Hindi naman natin alam kung anong totoo niyang dahilan. Kung totoo man na nirequest niya na ayaw niyang makita ang pamilya niya doon sa pagsalubong sa kanya. Di ba? Ayun ako, nakakaloka ng taong ito. Kung mapapansin mo, Loy, yung lolo nagsalita na parang hindi nga sila napahintulutan. Salubungin yung kanyang apo. No? Talagang yung pa naman ang moment nila. Kaya pinili na rin nilang manatili sa bahay. Pinili na rin nila na huwag pumunta ng kalye si lolo. Kasi para magmumukaro silang fans. So ayun nga yung sinabi ng lolo. Oo. Alam mo ha, nakakalungkot ito. Sobra. No? Imbis na buong buo yung pagbubunyan ng mga Pilipino sa tagumpay na dinamasa sa ibang bansa. Sa Paris Olympics nitong si Carlos Yulo, eh nahati patuloy yung kanilang atensyon, nahati ang kanilang mga saloobin, ano, na gusto nilang matuwa, kaya lang may ganitong pangyayari, nahusgan si Carlos, nahusgan din ang family. At ayan na nga, no, at nilabas na nga yung mga savings si Carlos. Oo, na ang nangyari pala, eh may 7 million si Carlos, at pa 10,000 lang ang maximum. Yung pinaka-limit ng withdrawal, kaya yan, no? Tapos, from 7 million na nababawasan, umakyat ng 11 million. Tapos, naloka na lang yung parents, biglang nag-affidavit si Carlos sa bangko na nawawala ang kanyang passbook. So, siya na ang kukuha, siya na ang magkakaroon ng karapatan doon sa kanyang transaksyon. Withdrawal man yan, deposit man yan, doon. Kaya biglang yung nanay, hindi na nabigyan din ng ano, chance yung bangko. Kasi nga, ang yung may pangalan mismo sa pang-accounting, si Carlos na mismo yung nag-request na siya na lang. So hindi totoong nalimas yung pera niya, te? Yun ang sinasabi ng nanay na hindi naman talaga nalimas yung pera. Anyway, masalimuot yan. Oo, ano? Oo, no? Huwag na, ayaw ka na makialam dyan. Ano mo pakialam? Eh, kanina ka pa nagsasalita, ate. Nakalampas 10 minuto ka na nga dyan. Huwag iibigay na lang natin sa kanila kung paano nila ito ipaliliwanag. Pero alam mo, sa totoo lang, sana nga, bilang ako si OG Diaz, bilang lumaki tayo sa pamilyang sama-sama, kay nag-aaway-away, di ba? Na hindi naging big deal yung pag-aaway, hindi na pinatatagal. Kasi mamayang gabi lang, bati-bati na rin sa'yo. Mga magkakapatid, hindi ba? Bilang ako'y lumaki sa ganong pamilya, sana nga lang na maayos. At ang nire-request mo nga, sana si Chloe ang umayos niya, ano? Para maging, di ba, alam mo, yung minsan masarap din na gusto ka rin ng bienan mo. But minsan, alam mo yung masarap din sa pakiramdam na hindi po nagkamali yung anak niya sa pagbigay sa akin. Kasi po, ako po yung nagsisilbing tulay para kayo ay magkaayos at magtuloy-tuloy yung relasyon nyo bilang pag-ina at bilang isang buong pamilya rin kayo, di ba? Lalo na kung ang dami-dami nagbibigay ng kung ano-ano at mga cash incentives kay Carlos Yulo, no? Alam mo, magandang sinyalis yan na mukhang marami siyang tatanggapin or mag-aalok sa kanya ng endorsement. At ako, sa pagkakaalam ko, no? Ang mga endorsements, tumitingin din niya kung gaano ka kabulsam, kung wholesome ka, check ka sa kanila. Lalo na kung ang produktong ini-endorse mo ay pang-wholesome. Katulad ng gatas. Gatas talaga. Huwag na kanyang pagkagatas. Pwede, meow. Ako ganun din.
family products. Mm-hmm. Diba? Ang kinukuha niyan, yung makapamilya, ang kinukuha nilang endorser, eh yung nagtataguyod ng pamilya, yung buo yung pamilya. Hanggat maaari, ha? Diba? Kasi kung kinagisan naman nila na wala na talaga yung pamilya, nasanay yung mga tao na wala talaga yung pamilya. Ito kasi, sa kaso ni Carlos Yulo, nagbabangayan silang mag-ina, eh. Diba? Kahit pasabihin, hindi naman nagbabangayan, nagpapaliwanagan lang. Kaya lang, hindi pa rin maganda na nakikita ng mga tao na nag-aaway yung mag-ina, nagkakasagutan yung mag-ina ng hilaw. Kaya yung mga produkto, Loy, parang syempre, medyo magdidili-dali yan, magdadalawang isip yan. Bibili ba natin ito kay Carlos? Kasi baka mabash tayo, eh. Dahil, alam mo na, yung ating produkto ay family, pang-family. Baka ma-question tayo ng mga netizen na bakit kinuha niya yan, eh, nakikipag-away sa nanay or nakikipagsagutan sa nanay or hindi pa sila ayos ng nanay niya. Kaya, ako lang to, ha, kung sana maayos, hindi dahil sa endorsement, ha, kundi sana lang, no, sa ikasisiyari ng isang pamilya, sana magkapatid sila at makita yung mga netizen na ganun lang talagang pamilya at normal lang na may nag-aaway sa pamilya. Kataon lang na na-magnify sila. Nagkataon lang na nakita ng publiko. Diba? Parang ginawa silang sarsuela, ginawa silang panoorin, sine. Diba? Kaya sana magkaayos sila. Paray mo din, no? Nailatag mo lahat, no? Tapos ang ending, magkaayos sila. So, mag-away-away lang. Lalo hindi makakakuha ng endorsement since si Carlos Yulo. Pero humingi na ng tawad si mother, di ba? Sabi ko nga, Diyos ko, the more na magsalita ka, the more na may sinasabi yung mga tao, posibleng mag-iba yung pananaw nila sa'yo, yung tingin nila sa'yo, pero meron din naman iba, magkibabago rin yung pananaw, pero in a negative way. Kaya mas maganda, sabi ko nga, less talk, less mistake, no talk, no mistake. Ibabalik pa ang dabas. Pero anyway, dahil nasabi nila yung Ajis, sana magkain sila. Pero kung magkakain sila, ang boga na yung kanilang package. Diba? Lahat ng mga nakuha nila, mas talagang masi-celebrate nilang boga-boga. Diba? Oh, diba? Ayan, nag-ano pa, pumarada pa nga sa Denise Canal. Diba? At saka yung mga Only for Life. Diba? Siyempre sa akin, alam mo, ang bibigay ko lang, Only Acting Workshop. Wow! For Chloe and Carlos Yulo. Wow! And even to his mom. Oh! Para magaganda yung ating mga hugot. Kasi sayang yung mga hugot niyo, yung mga hanggang sa dibdib, kaya natin ilabas sa sa OGDS Acting Workshop. Only yan, ha? Di ba? Yan na, mayroon na. On record. May card ka na rin doon, OJ. Diba? Bakit ang hindi, diba? Gusto ko sana i-offer ng Andy din siya dito sa tindahan natin, eh. Kaso nga niya, parang wala nang makukuha. Ma-expired. Ay, nako. Ayan, diba? Nakukuha natin yung umite, ano? Talagang madali para sa atin ang umite, ang tumawa, pero mahirap para kay Diwata ang tumawa. Bakit? Medyo tinitira ngayon ng mga tao si Diwata. Dahil hindi naman na daw anong kasikatan yung kanyang Paris overload. Ganun pa rin daw ang asta. Suplada pa rin daw at hindi naman daw kagandahan. Nanunuplada pa. May mga ganyang comment, ha? May ganun comment? Oo, yung magpapapicture sa kanya. Yung isang grupo galing ng Iloilo. Tapos pagkatit sa kanya, para siyang ano, no? Nakaganyan lang siya. Yung wala siyang pakundangan, wala man lang, alam mo yun, na dapat, di ba, kahit hindi ka showbiz, di ba, pag customer yan, i-entertain mo. Tama. Di ba, anong bang feeling ni Diwata? Pupunta doon, yung pagkasuplada niya, pagka-isnabero niya, pinupunta doon ng mga tao, tapos kakain na sila doon ng 100 pesos na overload. Siyempre, as a business owner na, kailangan natin mag-PR sa customers, diba? Oo. Ay, nako. Kaya, eto nga, meron kang sinabi si Juliana. Oo. Sa pangit community daw, dapat daw hindi ganun ang asta. Hindi ganun community? Oo.
Ayan o. For me, parang paulit-ulit na lang yung issue na ibinabato kay Diwata na laging masungit, ayaw magpa-picture, laging bad trip, ganyan. Well, Diwata, ito magpapayo ko lang sa'yo. Alam mo, ako nung nagsisimula ako sa industriya, nakinig din naman ako sa mga veterano, sa mga nauna sa akin. No? At one time, nag-guest ako sa Home Sweetie Home at first time ko ma-meet si Mama Ogie Diaz at isa talaga sa mga tumatak sa akin na pinayo niya, yung mga gantong klaseng mukha, eto mismo, yung mga gantong klase ng mukha, dapat lagi yan nakangiti. Regardless kung ano man estado sa buhay ng mga nakakasalamuha natin, nakikilala natin, nakakatrabaho natin, kailangan lagi itong nakangiti, yung ganitong mukha natin. Kasi yung ganitong mukha natin, lagi nami-misinterpret kung masaya ba tayo o hindi. Kaya kailangan lagi tayo nakasmile kasi kahit deep inside, masaya tayo, pero kung hindi nagre-react yung mukha mo, hindi ka talaga nila maiintindihan, no? At saka, naiintindihan kita na marami kang ginagawa, busy ka, hands-on ka sa negosyo mo, puyat, pagod, stress, naiintindihan ko lahat yun. And based dun sa video, nakaupo ka sa isang sulok, so in-assume ko na nagpapahinga ka ng mga oras na yun. Kung gusto mong magpahinga, magpahinga ka dun sa lugar na hindi ka maiistorbo, hindi ka maaabala. Kasi yung pinwestuhan mo, daanan talaga siya ng customer mo, meron't meron makakakita sa'yo, may tendency talaga magpa-picture sa'yo. At kung hindi mo ibibigay sa kanila yung simpleng ngiti, yung simpleng pasasalamat, yung gesture na na-appreciate mo sila, makakasakit ka lang din ang damdamin, diba? Ibigay mo na sa kanila yung maliit na bagay na yun. Siguro naman, hindi kasing mahal ng pares mo yung ngiti mo, diba? And ako na subaybayan ko talaga yung pagsisimula mo dahil taga-Pasay lang din ako. Nakita ko kung gaano karaming taong pumipila sa'yo, kung gaano kahabang mga supporters mo na talagang para lang makita ka, matikman yung pares mo. And ngayon, nakikita ko na hindi man na ganun karami ang nagpupunta sa'yo katulad nung nagsisimula ka, eh sana yun na lang din yung isipin mo na hanggang ngayon, meron't meron pa rin sumusuporta sa'yo, meron't meron pa rin naniniwala sa'yo, at merong dumadayo mula sa malayong lugar para lang makita ka, makapagpa-picture sa'yo, masuportahan yung negosyo mo, at matikman yung paresan mo. Yun na lang yung isipin mo. Kasi parang napakadamot naman natin sa isang bagay na wala namang bayad, di ba? Ibigay na natin sa kanila yun. Naging tagahanga din ako at alam ko yung pakiramdam ng naiisnaba, naiirapan, namamalditahan. Kaya talagang napakalaking bagay na kailangan, lalo na sa ganyang business, kailangan talaga friendly ka para, alam mo yun, hindi man yung pares mo ang tumatak, at least tumatak ka sa tao na ina-entertain mo sila. Kaya kailangan smile lang tayo lagi, Diwata, no? Mga gantong hindi tayo kagandahan, dapat hindi natin pinagdadamot ang isang simpleng ngiti, okay? Sabi ni Juliana, sa mga tulad ng mga pumukha natin, parang wala tayong karapatang umaso ng gano'n. Kahit anong itsura, diba? Maganda, mas maganda, pinakamaganda, kailangan it pays to be pleasant, diba? It pays to be nice, correct. Diba? Kaya, payo ko lang kay Diwata, no? Lalo na, kalakasan ng araw, hindi na ngayon. Dapat ma-notice yan ni Diwata, no? Ba't kaya hindi na ako lumalakas? Ba't kaya hindi na ganun ka matao? Meron ba akong dapat i-improve sa pares ko? Dapat ba hindi na lasang sunog yung pares? Lasang sunog ba? Yung huli ko nakain, pinadala dito. Hindi, kasi baka naman ganun talaga ang lasa. Sino naman ako para pumontra? So, paano ba lalakas ulit yung negosyo niya? Tsaka laging tatandaan ni Diwata, maraming umaasang mga trabahador sa iyong paresan. Kung yung mismong amo nagpapakita ng supladuhan, posibleng mamanay ng mga trabahador niya, manuplado rin. Yung amo nga namin, suplada is na pera eh. O, ba't kami hindi? Diba? O, but, picture lang naman. Ano ba na, lalo na kung malalayo yung lugar. Diba? Di pagbigyan mo na. Oo, ano bang gusto mo? Dapat pa ipa-frame nila doon. Diba? Tsaka hindi naman naabuti ng 5 minuto yung isang litrato na. Tsaka tama si Juliana. Kung gusto mong magkaroon ng private time, ng privacy, edi doon ka sa hindi ka makikita ng mga tao. Diba? Kaya tuloy nagkakaroon
ng impresyon sa kay Diwata na pang mayayaman lang na may ini-entertain yan yung mga merigalo lang na may ini-entertain ni Diwata kasi or nga yung mga gwapo ganun lang sabi ng iba sinasabi nga nila sana nasuklian ng kaganda ang asa kung hindi man na-achieve ng pagmumukha sana naman daw sa ugali man lang makapawi, diba? Sabi nila, kaya nako, payo ko lang kay Diwata, baka pwede ka mag-change ng konti. Huwag na yung ganyan. Smile! Mas masyak ako wala ng tao, tapos di mo alam sino sisisi, ikaw rin pala. Diba? Galing ka na sa wala, ingatan mo na yan. Yung paraan ng pag-iingat mo, dapat yun yung pag-aalaga ng mga tao, ng taguhan, ng mga customers. Yes. Diba? Ano ba naman yung pa-picture? Diyos ko. Tapos na kasi mga paya, no? Kitang-kita, ang daming beses na. Oo, ha? Katulad si Chex, di ba? Pag may, Diyos ko, siya pa ang kakalabit mo ng pa-picture ko sa mga. Tapos sabi lang, sino ka ba? Tapos ginagawa niya, sino ka? Masamang loob. Anyway, ayan, hindi pa naman huli ang lahat. May panahon pa para magbago. At para ibahin yung estilo ng mukha, ng pag-iestima ng mga customers. O nandyan yan dahil gusto pa nila makita. O nandyan yan dahil gusto rin nila ikaw suportahan. Sana masuklian mo rin naman ang magandang pag-ente. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamalay, mga nanonood. Basta na hindi ba namin subscriber, please subscribe now. Na-click na po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat namin, chika. Comment below, click the like button. Huwag ka naman yung click ang notification bell. Pag-ibig niya kayo, muna naman na-notify na meron kami yung latest update. At syempre, pang kanya-kanya namin yung channel. Yes, ano mga nanonood, mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamalay, Mamaloy. Pati na po sa aking other social media accounts. Sa Facebook, sa Instagram, at saka po sa TikTok. At nais natin magpasalamat, of course, to Andy Skin Beauty and Wellness Center for our Skin, Body, Beauty, and Wellness. What beauty? Skin, Face, Body, and Wellness. Yan! Thank you po, Sir Angelo Dominguez. Andy, alam mo na. Yes! Ayan, at natin, yes! Ayan, nagpa-botox sa kong konti. Konti lang naman dito. Pero maganda na. Ako rin pa-kanto ko. Okay, parang meron letter D yan. Uy, wala! Tikanto? Sa huli. Ay! Ay, hindi! Thank you, Ideal Vision! Dr. Jessica D. at Dr. J.C. Solis ng Gorgeous Mom Dental Clinic. Salamat! Yes, Jex! At sa Tita Jex Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo po. At pasalamatan ko lang. Ang Deluxe Spa Massage and Wellness. Ang Bright Excel product at ang ABC Pets. Thank you po. Okay ang akin naman panayan kay Richard and Lucy. Yes, Congressman Richard Gomez at Mayor ng Ormoc, Lucy Torres Gomez. Ayan. Wow. Ang ganda na ang panayan. Yan nakakaloka. Talagang kami ay inistima ng bongga-bongga ng mag-asawa. At grabe yung kanilang bahay. Nakakaloka sa laki. Oo. At syempre, yung kanilang mga prinsipyo sa buhay. Ano nga ba? Eto. Mahirap, Mayor Lucy, Mayor, Mayor. Congress. Mas mahirap pagiging Mayor. Bakit may Marites Brigade sa Ormoc City? Kailangan malaman may mga ganun bagay. Ormoc used to be the drug capital of Region A. Na-imagine mo, Oji, nung ganun, mga bad elements yung kalaban namin dito. Do you still have time for your only one baby, si Juliana? So, ganun sinabi ko yung Juliana. So, pag may nambuli sa'yo, suntok mo kang ganyan. Mariresolve na lang yan. How you wish, Kong, na sana nung hindi pa kayo nag-meet ni Lucy, meron ka ng anak. Kong naman! Nag-inventaryo din ako. Baka may naiwan ako. Oo. Baka may naanak ako. Huwag ka nga ganyan. Baka wala. May lumabas. Ayan, ang kabuuan niyan ay sa OGDS Inspires na nasa I1EFC na rin, ha? Yes. Siyempre, ang OGDS Showbiz Update ay may fan page din po, ha? At meron din po kami Spotify,
at Apple Podcast. Okay? At syempre, maraming maraming salamat po sa Sushi Fan. Thank you so much, MJ at Francis. Uy, sa sushi pa lang nagmula ito ah. Ngayon, meron na silang bahay. Wow! Oo, invited tayo sa kanilang ano, house blessing. Wow! Ayan. At syempre, Zion Philippines! Hello! Yes. Thank you so much! Sa kung massage chair at sauna ang inyong kailangan, Zion Philippines lamang po. Yes. At syempre, maraming salamat din sa Iconic Star. Yan yung mga nagano sa anak ko, sa magiging ko. Yung kanilang buhok ay dyan gamit. At syempre, Loy, magpapadala rin sa atin ng dahang bisnis. Wow! Namiss ko na ang dahang bisnis! Big lasagna, big nachos, big salmon. At syempre, yung kanilang napakasarap din ng baby back ribs. Yes! Hungry sips lang. Diyos ko, nakakaloka. Ang dami-dami nila ang orders natin. Yes, congratulations. At syempre, ito pa rin po ang yung record. Papa Ross and Olivia. Ang lalo na sasabi. At nagpapaalala sa inyo na kung hindi gising po tayo doon umaka, huwag na huwag po ting makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon. Kaya tayo kayo ng gising. Sabihin, money mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa meron po ba kayong finger foods? Wala kami finger foods. Ano pala mo dito? Restaurant? Pero meron ako niyan. Mani. Meron ako sa bag. Sakto po. Okay na po yan. Meron din po kayong bawang? Bawang? Ano yung bawang? Eh, pampasarap po sa amin ng mani. Wala akong bawang. Pero meron ako nito. Para saan po yan? Eh, di ba paang-pant ng dugo? Ay, hindi lang bumali. Okay lang po, okay. Oh, sandali, sandali! Huwag kayo lalabas! Huwag kayo lalabas! Bakit? Sandali, parang namumukhaan ko sila, Loy. Ha? Oo, oh, sandali. Ah, tanggalin nyo nga yung mga brand nyo. Ay! Sandali! Ano ba? Sandali! Tanggalin yung mga jacket nyo. Tanggalin yung mga jacket nyo. Oo. Dalawa sila sa 30 kandidato ng Tomboy Philippines. Oh! Welcome! Yes! Yes ko, oh, ayan po. Pogi! Oh, at saka nalaki ng dibdib. Oh, diba? Matipuno. Jimmy! At saka, Ducks! Oh! Hanggang! Pwede pa ako dito. Ayan. Siyempre, ang ating mga bisita ngayon, ayan, sila na magpakilala sa kanila. Yes! Yes! Hi! Ako po si Pau Paraon, ang candidate number 30 ng Tomboy Philippines. At ako po si Jelly Pablo, ang candidate number 10 ng Tomboy Philippines. Yun! Nakakatuwa naman. So, totoong 30 kayo maglalaban lamang? Yes po. Oh my God! So, paano na buo itong mga Tomboy? Paano na kuha isa-isa sa bawat area sa Pilipinas? Meron po kaming naging audition noong March para po makapagkuha ng candidates. And fortunately po, nakapasok po kami doon. Grabe! So buong Pilipinas, 30 lang yung napili. Yes. Yung ba narinig? Out of ilang candidates na nag-audition, ilang auditionist yung ano. May idea ba kayo kung ilan kayo tapos naging 30 lang kayo? Marami po talagang 100 plus po and until now po marami pa rin gustong mag-audition kaso close na po. Oh. Is this the first time? Yung first ever? Ever na Tomboy Philippines sa search? Sa buong Pilipinas po. Pinakamalaking pageant po na gaganapin para sa mga Tomboy. Wow! Ay, nakakatuwa! Paano kayo nagkamali? Matasang mo! Sila nga, bababa ng buhay ko. Matasang mo! Paano ito nabuo? Oo. Sino ang utak behind this? Meron po kaming mga parang organizers na tinuring na po namin nanay at tatay over the years. Sila po yung mga nagagawa ng pageants off-cam when it comes to NGPT. Yes. And yung organizers namin, si Ms. Chief Reyes. And si Sir Kobe Santos po. Under Les Quest Productions. Ah! Okay.
So, yung pagiging tomboy ninyo ay talagang niyakap nyo na, no? Yes, buong buo. Oo. Pero, na-realize ba na tomboy kayo? Anong edad? Bata pa po ako eh. Oh, alam ka naman, 18 years. Pero, ano? Mga age 8 or 9 po ako noon. Nagkaka-crush ka na sa babae. Opo. Ikaw naman po. Ako naman po, second year high school po. Babae pa po ako noon. Meron po akong boyfriend. Totoo. Kaklase ko po ako. Kaklase ko po siya. And nagpagupit po ako ng maikli na hanggang dito. Tapos meron pong tomboy na ganoon din kay Klimbok na lagi kong kasama. Tapos nagkaagusto sa akin yung mga babae. Akala, tomboy rin ako kagaya nung kasama ko. Tapos parang sinubukan ko siyang jawain. Sabi ko sa boyfriend ko na, try ko kaya ang girlfriend nito, trip-trip lang. So, magkakasama kami tatlo palagi. Nag-recess, lumalabas, umuwi. Tapos ending, naging sila po eh. So, sobrang close namin tatlo. Doon po ako nag-start naging tomboy. Ay, yun pala, no? Maloy, alam nyo ngayon ko lang ito aaminin. Ano yun? Ha? Ito na kwento niya na rin. Ako talaga yung dating na boy. Ha? Kaya pala familiar eh. Pwede na uli! Okay, ano, curious lang ako. Paano ito natanggap nung inyong mga magulang? Sa akin po kasi hindi ako nagsabi ng verbally. Nag-start po kasi yun, grade school, natuto po akong maglaro ng mga panlalaking laruan. Alam niyo po ba yung mga Beyblade, Pokemon cards, yun po. Tapos hanggang sa pagdating ko ng high school, paiginan po ng paigli yung gupit ng buho ko. Tapos hanggang sa tinanggap na lang po nila without asking po. And without judgment. Tapos ikaw naman? Ako naman po, wala rin kami conversation ng magulang ko po tungkol sa pagiging tomboy ko. Pero dahil nga po high school ako naging tomboy, JS prom po namin, nakagawin po ako umalis ng bahay. Tapos may nag-chika po sa parents ko na nagpalit daw po ako sa simbahan, sa CR po ng simbahan, ng panlalaki. So, marami pong nakakita, then nalaman nila. At unti-unti po yun na parang hindi na po nila ako nila, natanggap na po nila. Kasi sumasali na po ako ng pageant na panglalaki, tsaka pang-tomboy. Tapos napapalitaan po nila. So, nagiging proud na. Okay. So meron na rin pala talaga noon, ano, nung mga, kasi never pa ako nakapanood, yung mga barangay level na pageant for mga tomboy. Ah, meron pala. Okay. Oo. So, kayo ngayon, meron kayo mga jowa? Ako po, wala po. Ako po, meron. Ayun nga, oh. Okay, so ilan taon na kayo ng jowa? Mag-4 po. Wow! So, sandali lang. Alam niyo, siyempre sila hindi nila makikita. Ako nakikita ko, no? Ano ba yun? Nagpa-tapyas ba kayo ng tete? Ay, hindi po. Nakabinder lang po kami. Nakabinder. Ang sakit niya. May gamit po ako ngayon. Maganda po yung binder na kami. Ah! Spider po. Wow! Okay. N-Max Binder. Ano ko N-Max Binder? N-Max Binder! Meron ako nakausap na isang bata. Tapos parang ganyan din ang ayos niya. Sabi naman niya sa akin, hindi naman daw yun forever. Parang ano lang, gusto lang daw niyang for a change lang daw. Pero eventually daw, babalik din daw siya sa tunay na babae. Meron bang ganong kayo or may kaibigan kayo din? Meron po akong kaibigan na ang naging partner niya po ay trans woman po. So, nagkaanak po sila. Kaya yung dibdib na ginagamit niya po ngayon para sa breastfeeding ko. So, ibig sabihin, ba din yung nakabunti sa kanya? Marami na po ganun. Dahil pinili nila yon. Yes. Mas pinili nila magkaroon ng anak. So, kayo, eventually ba, ganun din kayo? No? Gusto niyo ba magka-baby? Ako po gusto po talaga magkaroon. Kasi po, nagkaroon lang po ko dati ng anak-anakan na pinalaki ko po. So, eventually po, if given the chance, so, ako.
biological children. Wow. Ito naman si Jex, nagkaroon din ng anak-anak sa likod ng duo. Alak-alakan nyo. Okay, so 30 kayo maglalaban-laban. Kailan ito? Ang aming pageant po ay gaganapin sa Music Museum sa October 19, 6 p.m. po. Meron din kaming preliminary sa October 5 sa 690 Bar sa Quezon City. Ayan. So ano mga prizes? Ang kagandahan po sa prizes namin, bukod sa cash at trophy, ay meron din po kaming top surgery at meron din po kaming trip to Boracay for two. Wow! So yung top surgery, magkakaroon kayo ng chance na matanggal yung boobs nyo. Yes, kaya akala ko pag gusto nyo maging ina, saan dedede yung anak nyo? Meron ba pong isang choice po? Kung ayaw nyo magpa-top surgery, pwede po yung nose job. Ah, pwede nga ano. Yes. Aso palalagay ng suso itong nose. Papayos ng nose. Papayos palalagay ng suso. So pwedeng ano, kung hindi breast, pwede namang ano, facial, yes, ano, surgery. Ah, okay, ayan. Kayo ay napagkamala naming lalaki. Oo. Oh. Samantalang kami, hindi kami mapagkamalang babae. Diba? Pati ba si Jeds? Actually, ako lang po babae siya nga. Oh. Oh. Pero, nakita yung umbok sa kanya. Das kasi yan si Jeds. Ah. Ay, tanong mo. Kaya pa ako, nag-i-relate dito. Kasi, yung ulo kasi ng nota niya. Nakasuot sa butas ang wecha niya. Umulag, boss, nung nakita kayong dalawa. Ayan, so, ang inyong invitation ulit? Yes. Tickets is already available, guys. Meron tayong page sa Tomboy Philippines, Facebook, and TikTok. So, pwede kayo dyan mag-message para mag-avail ng tickets. Pero din, kung meron kayong mga bet na candidates, PM nyo lang sila sa mga nilang social media and pwede rin po kayo bumili. Magkari tickets. Sa Music Museum po, mga tickets is GenAd 1,000. VIP ay 2,000. SVIP ay 2,500. With candies. Previous na yun. May drink ka na doon. Meron ka pang merch ng Tomboy Philippines. Ito ka nata, may finger foods. Sigurado. Tsaka may lengua de gato. Ha? Pero walang pang-ampat. Diba? At syempre, ang mga categories sa paglalaban-labanan nyo ay ano? Meron po kaming swimwear. Abangan nyo po yan dahil pasabog talaga ang aming mga swimwear. Swimwear? Huwag naman lagyan nyo ng peking nota. So, ano din tayong talent? That's October 5 sa preliminary night. So, yung swimwear sa preliminary night? Yes. Oh, sa October 5. Yun yung sa Club 690. Yes. Yun yung sa swimwear. Diba? Abangan nyo po dahil pasabog talaga. Oo, oh, diba? So may uuto. Ha? Ibang pasabog yun. Ayan. Maraming salamat, Fao and Jelly. Yes. Ang dalawa sa 30 candidates ng Tomboy Philippines sa Music Museum come October 19. Ayan. At syempre, Fao and Jelly, ano pa nga ba ang lagi ninyong hinihilig sa amin? Ah!